Music Box. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nix, single at 25 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hindi ko inaasahang mangyayari sa aming magkapatid. Hindi ako naniniwala sa kahit anumang kwentong katatakutan dahil niminsan ay hindi ko pa ito naranasan. Pero hindi ko inaasahan na sa pagiging matabil ko ay makakaranas ako ng kababalaghan. Mahilig ang kapatid ko sa mga antigong bagay. Nagpasama siya sa akin noong araw ng Biyernes na magtungo sa isang antique shop na pagmamay-ari ng isang matandang babae sa aming lugar. Papasok pa lamang kami ay bumungad agad sa amin ang mga iba't ibang lumang kagamitan tulad ng mga muebles, salamin, figurin at iba't ibang mga bagay na halatang niluma na ng panahon. Ano ba kasing gagawin natin dito, Stacy? Hindi pa ba obvious? May bibilhin ako. Bibilhin? Dito? Tingnan mo ang lugar na to. Ano bang mabibili mo sa mabaho at lumang tindahan na to? Sino ang luma at mabaho? Ay, matanda ko kluban! Lumitaw sa harapan ko! Ikaw talagang sama mo. Yung pipig mo. Kung pwede, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Inang! Andiyan po pala kayo. Mano po. Kaawaan ka ng Diyos. Pagpasensyahan niyo na po itong kapatid ko kung may matabil na dila. Ayos lang, Ineng. Uli kang nagawi rin eh, ha? Anong may paglilingkod ko? Wala pa naman po, Inang. Magtitingin-tingin lang muna ako. Kapag may nagustuhan ako, sasabihin ko po sa inyo. Kung ganon, sige. Babalik na ako sa loob. Mag-ikot-ikot na muna kayo. At ikaw, Iho, ikinagagala kitang makilala. Sana'y magustuhan mo ang pagpunta mo rito. Pangiti-ngiti ang matanda habang pabalik sa kanyang silid. Hindi ko tuloy maiwasang sundan siya ng tingin, tila hindi mapagkakatiwalaan ang matanda sa hitsura niyang kaunti na lang, matandang hukluban na, mahahaba ang puting buhok at kuko. Tila naghahanap lang ng paraan para makunan kami ng himbla ng buhok para kulamin. Nakakaloka naman tong lugar na to. Bakit ba kinakabahan ako sa bawat sulok ng tindahang ito? Pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Ay, magdadaan-dahan nga ako sa paglalakad. Ayoko mapansin na matandang yon. Napapalapit ako sa gawing ito. Mamaya niya ni gulatin niya naman ako. Teka! Bakit nandito na ako sa lamesetang ito? May babaeng umiiyak sa likuran ko. Hindi naman si Stacy yun. Sino yun? Music Box? Teka! Paano nagkaroon ito dito? Wala naman ito kanina. Wow! Ang ganda naman yung nakita mo. Akala ko ba wala kang hilig sa mga antigong bagay? Bakit hawak mo yan? Hindi, nakita ko lang to. Kuan kasi. Ano, Ineng? May napili ka na ba? Inang, andyan na po pala kayo. Eh sa totoo lang po, wala po kong napili. Pero ito atang kasama ko meron. Ha? Hindi ko ito bibilhin. Hindi raw, pero bakit kanino mo pahawak yan? Nagtaka ako noon dahil hindi ko ito nakita noon nang pumasok kami. Pero bigla na lang lumitaw sa harap ko. Nanlamig ang buo kong katawan, lalo pang tumindi ang takot ko sa tunog nito. Magkano po ba ito, Inang? Taka, hindi ko ito bibili na. Wala akong pera. At tsaka, di ba nagpasama ka lang sa akin? Naku! Nahiya ka pa. Eh, di ililibre kita. Ako nang bahala. Eh, hindi, wag na. Hindi ako interesado dyan. Nix, libre ko na yan sa'yo. Tatanggihan mo pa? Wag na kayong magtalo.
Libre na lang. Regalo ko na ito sa gwapo mong kapatid. Hindi ko po matatanggap. Ala, nagtaray pa. Libre na ngang ipinibigay sa iyo eh. Grasya na tatanggihan pa. Ang ibig kong sabihin, hindi ko matatanggap na sabihin yung gwapo ako. Maganda po ako, Lola. Ay nako, sayang. Kagwapong bata mo pa naman. O siya pa paano? Sandali lang at ibabalot ko na ito. Uy, ikaw ha. Sa susunod, mag-iingat ka sa pananalita mo. Lalo't di mo kilala yung matanda. Oo na, ramdam ko naman eh. Ay, kahit pa nga ako nagdududa sa pagtanggap nito, pakiramdam ko, may masamang mangyayari. Oh, eto na. Ingatan nyo yan. Salamat po, Inang. Sige po, Inang. At hahayo na po kami. Dalian na natin umuwi. Hindi ko na talaga kayang magtagal pa sa lugar na ito. Sus! Ang arte nito! Okay yan. May utang ka sa akin. Meron ka ng unang anti-collectibles, isang music box! May pagtutulman ang kalooban ko, pero ewan ko ba, parang ang bilis ng mga pangyayari. Hanggang nakauwi kami ng bahay, dala ang music box na nila binabalot ito ng hiwaga. Sa bahay, nakatayo ako sa tapat ng aming dingding. Bigla ko na lamang naisip na ilagay ito sa mesa habang mariing pinagmamasdan hanggang ako ay maiglip. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng iyak ng isang babae. Teka, may umiyak. Pero sino? Baka si Stacy lang yon. Pinaglalaro ano naman ako. Stacy, ano ba? Pwede ba huwag mo kong pagtripan? Pati ba naman dito sa bahay? Stacy! Aba, ba't parang wala sumasagot? Sabay naman kaming umuwi kanina. Ay, nakakatakot naman. Kalma lang, Nick. Guni-guni mo lang yun. Ay, Diyos ko, ang pangit ang tunog ng text. Nakakagulat naman yun. Ano ka ba naman, Nick? Cellphone lang yun. Natakot ka pa. Ay, teka, saan ko ba nalagay yun? Ay, oo nga pala, dun sa may malapit sa lalagyan ng vase. Ay, ano ba tong cortina ng divider na ito? Nakaharang pa. Nabalot uli ang pagkuha ko ng phone ko. Ayan, ayan, nakuha ko na. Ay, mabasa nga ang text. Nick, lumabas ako saglit. Nakalimutan ko kasing bumili ng pansahog para sa uulamin natin mamayang gabi. Uuwi ka agad ako, Mua. Umalis siya na hindi malang nagsabi? Teka, kung wala si Stacy, sino naman yung narinig ko kaninang umiiyak? Sino? Sino ka? Bakit ka umiiyak? Tsaka anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Kumagalaw siya. Unti-unti siya papalapit sa akin. Pero paan niya? Hindi sumasahin sa lupa. Lumayo ka sa akin. Huwag ka lalapit. Nagigiusap ako. Huwag ka lalapit. Huwag! Tama na! Tama na nagigiusap ako. Huwag! Nix! Andito na ako, Nix! Ay, Diyos ko, anong nangyari? Bakit ang kalat? Nix! Nix! Uy! Wag! Uy, ano ba? Ano nangyari sa'yo? Takot ang gulo! Stacy, ang music box! May babae! May dugo! Puro dugo! Punong-puno lang dugo! Ha? Anong dugo? Anong babae? Anong music box? Hindi dapat natin inuwi yun dito. Ibalik natin yung sumatanda. Nakikiusap ako. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagdidiliryo ka ba, ha? Binigay na sa'yo yun, tapos ibabalik mo pa? Kakaya kay Lola. Mas iniisip mo pa yung mahiya sa matanda kesa sa akin. Halos mamatay na ako sa takot dahil lamang sa music box na yan. Ha? Please, nakikiusap ako. Ibalik
natin yan kayong tin. Pwede ba kumalma ka muna? Naguguluhan talaga ako sa pinagsasasabi mo. Kakalma pa ba ako, ha? Sa lagay na ito, hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa tuwing nakikita ko yan. Teka, ang mga ilaw. Napupundi pa silang lahat? Daisy, a music box, tumutunog na naman. Ano ka ba? Ano ka ba? Normal lang sa music box ang tumunog. Ano pang problema mo? Eh, tumutunog mag-isin, Stacy. Hindi ko ba yung kinagalaw mula pa na umalis tayo sa shop na yun? Hindi na rin normal na may babaeng umiiyak at lumilitaw sa harapan mo kapag tumutunog yan. Pwede ba? Pwede ba? Tumigil ka na sa kakasabi mo ng babaeng umiiyak? Tinikunin mo lang yun. Tingnan mo ka. Tingnan mo ko. Tingnan mo ko, ha? Magkakaganito ba ako kung nagsisunuling ako sa'yo? Teka nga muna. Nasaan bang music box? Nasa mesa. Stacy, nagmamakaawa ako sa'yo. Ibalik na natin yan. Mamamatay talaga ako sa sobrang takot. Oo na. At ikaw, tumayo ka na dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Kamutin mo na rin yung mga sugat mo, oh. Teka, saan ka pupunta? Saan pa? Edi kukunin ko na yung music box. Ibabalik na ba natin? Sa ganitong oras na alanganin? Siyempre bukas na. At huwag kang mag-alala. Ilalagay ko ito sa altar. At baka kung ano pang gawin mo. Ay, kasi naman eh. Kung bakit kasi tinanggap ko pa yan? Sa sobrang kaba na di mawala-wala, naisip kong sirain ng martilyo ang music box. Nang makuha ko na ang martilyo, wala na ang misteryosong music box. Kaagad kong hinanap si Stacy at pagpasok sa kwarto niya, nakita kong hawak-hawak niya ang music box. Stacy? Stacy, ayos ka lang ba? Bakit hawak mo yan? Ibigay mo sa akin yan, pakiusap. Makinig ka sa akin. May hindi magandang mangyayari kung mananatili pa yan dito sa bahay natin. Ako nang bahala. Teka, bakit ganyan ang boses mo? Hindi ikaw si Stacy. Kung sino ka mang babae ka, layuan mo ang kapatid ko. Akin eh, Stacy. Masama ang pagkain eh. Akin na. Hindi ako babae na sirain mo. Akin ang sabi. Akin to. Bigyan niya sa Stacy, akin to. Tama na. Ako nagmamayari nito. Stacy, ayoko masaktan ka, please. Bitiwan mo na yan. Hindi ako papayag. Akin lang to. Stacy, ano ba? Hindi ka pwede makinig ka muna sa akin. Akin na. Akin ang sabi. Ayoko. Ayoko. Ibigay mo sa akin. Hindi! Ayoko! Akin, ayoko! Pareko, tinulak mo ko. Wala kang karapatan! Wala! 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 Sa sinabi niyang yun ay nabuo ang lahat ng hinala ko. May alam ang matanda tungkol sa music box at kaya niya ito binigay sa akin ay para matuto akong maging maingat sa aking pananalita, lalong-lalo na sa mga taong di ko lubusang kilala. Muli akong tumayo at agad na hinawakan ang mga kamay ni Stacy. Ang music box, ibigay mo na sa akin! Ayoko! Akin na! Ang kamay ko! Ayoko! Patawarin mo ko kung may magawa man ako kasalanan sa'yo. Hayaan mo, ibabalik ko na ito sa'yo. Pero sana, huwag mo nang idamay ang kapatid ko! Nakikiusap ako! Huwag si Stacy! Ang lola ko! Ang pinakamamahal kong lola! Patawarin mo kay Stacy. Alam ko masasaktan kita, pero kailangan kong gawin to. Kailangan kong tumakbo papalapit kay Stacy. Sisirain ko ang music box! Patawad! Ahampasin ko ang music box ng ganito! Dahil sa malakas na pagkakapukpok ko sa music box kahit yari ito sa kahoy, ay kitang-kita ko ang pagkawasak nito. Halos magkahiwa-hiwalay ang mga bahagi nito. Nawala naman ng malay ang kapatid ko. Mabuti na lang nasa loko kaagad siya bago pa man siya bumagsak sa lupa. Sakit pa rin ang buhong katawan. Sorry ah.
Alam ko nasaktan kita, pero wala na ako ibang naisip na paraan, kundi ang bagay na yun. Baka kasi mas lalo ka pang mapahamak. Oo na. Alam ko na yun. Pasalamat pa nga ako. Kasi, di mo ko pinabayaan. Ikaw pa ba eh, kapatid kita? Tsaka may isa pa pala akong hiling sa'yo ha, kung pwede. Ano naman yun? No more antics, please. Okay. Sabi mo eh. Iho, iha, bumalik kayo. May bibili na ba kayo? Lola, andito po sana kami para humingi ng paumanhin. At para po ibalik ito sa inyo? Ha? Ano itong nasa kahon? Ang music box po. Bakit balot na balot? Eh yun na nga po ang inihingi namin ng tawad sa inyo. Ibabalik na po namin ito. Nasira po eh, at mukhang hindi na ito tutunog. Oh, ang akala ko ba nasira ito? Pero, paano? Nabuo ito na parang walang nangyari. Imposible. Kitang-kita mismo ng mga mata ko. Pinulot ko pa yung pira-pirasong kahon ng bahagi nito. Ano ka ba naman, Nix? Pinagtitripan mo pa ako, ha? Hindi, no. Anong alam mo sa akin, bulag? Ako pa mismo ang nagligpit nito. Baka namalikmata ka lang na nasira ang box. Hayaan nyo na. Ayos lang. Ang mahalaga, nakabalik na muli sa akin ang music box na ito. Mahalaga po pala ito, pero bakit nyo po ito ibinigay? Sa tingin ko, alam na ng kapatid mo ang dahilan. Marahil nagtataka kayo kung anong meron sa music box na ito at kung gaano ito kalaga sa akin. Inang, hindi naman ho sana sa nakikiosyoso kami, pero nahihiwagaan po kami sa tunay na nagmamay-ari nito. Huwag kayong matakot. Hindi naman masamang tao ang apo ko. Alam nyo kasi, bata pa lamang ito ay naulila na sa kanyang ina. At ako na mismong tumayong nanay niya. Sa halos 15 taon, matagal naming kabuhayan ang antique shop na ito. At minsang may nagbenta sa akin ang music box na ito. Nagandahan ako, kaya agad ko itong binili. Imbes na ibenta, ay naisipan ko itong ibigay na lamang sa apo ko bilang regalo. Pero ni sa hinagkap ay hindi sumagi sa isip ko na ito pa lang siyang tatapos sa kanyang buhay. Nagtatalo kami noon ng kanyang ama nang kami ay kanyang maabutan sa bahay. Walang silbi! Poldo! Anak! Uminahon ka na muna! Huwag mong daanin sa init ng ulo ang lahat! Uminahon? Eh, paano akong hihinahon kung aabutan ko dito sa bahay ay walang kakwenta-kwenta pagkain? Eh, yan lang ang nakayanan ng benta ko! Pagpasensyahan mo na, anak! Ha? Pwese! Lola! Lola, andito na po ako! Isa ka pang walang kwentang dumating sa buhay ko! Pwede ba, Poldo? Huwag mong idamay ang bata! Hindi mo na nga ginagampanan ang pagiging ama sa kanya! Wala akong pakialam! Ang alam ko lang, puro kayo pabigat sa buhay! Ikaw nang batanda ka? Magamit dito sa bahay? Ha? Ito? Ano ito? Oh. Laro ang kahoy! Oh, hindi! Anong gagawin niya? Kukunin niya ang music box ko! Ano ba ito? Ha? Music box? Pwede! Teka! Sandali lang po, itay! Ano pong gagawin niyo? Bitawan niyo po yan! Regalo sa akin yan ni Lola! Akin po yan!
Leopoldo. Ibalik mo yan kay Nina. Ah, eto ba, ha? Dito ba napunta ang perang dapat pangkain natin, ha? Sa sagwalang kwentang kaon na ito? Tay, tama na po! Huwag niyo pong sisirain yan! Ibalik niyo na po sa akin yan! Pakiusap po ito! Hindi! Pwede ba? Umalis ka dyan! Wala itong kwenta! Katulad mo! Kaya bitawan mo ako! Ayaw ko! Akin po yan! Huwag niyo pong sirain! Ayaw mong makinig, ha? Tay, wag sabi po ng bitaw! Oh, Diyos ko! Nina! Hindi! Ang ulo niya nauntog sa pader! Oh, Diyos ko! Wala ka na ba talaga sa sariling katinuan? Kahit sarili mong anak, ipapahamak mo! Hindi ko sinasadya! Ayaw niya akong bitawan eh! Wala akong kinalaman dyan! Paano na nga kayo sa mga buhay niyo? Alis na ako! Alis na ako sa pamamahay na ito! Lola, ang music box ko po, hindi po nasira. Ito po, hawak-hawak ko po. Nina, apo, huwag ka na nga munang magsalita. Tingnan mo nga muna ang sarili mo. Nag-aalala ako sa lagay mo. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Music box lang yan. Pilit ka pang nakikipag-agawan. Lola, mahalaga po ito sa akin. Kasi bigay niyo ito sa akin. Diyos ko, anong gagawin ko? Parang hindi na maganda ang lagay ng apo ko. Lola, ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Nina, apo ko, huwag kang matutulog, ha? Huwag mong ipipikit ang iyong mga mata. Tumingin ka sa akin. Nina, makinig ka. Hintayin mo ako, ha? Saglit lang, hihingi ako ng tulong. Tulong! Mga kapitbahay, talungan niyo ako, ang apo ko! Dali natin siya sa doktor! Tulong! Lola! Nina! Nina, sabi ko sa'yo, huwag kang pipikit! Gumising ka, Nina! Gumising ka! Huwag mo kong iiwan! Nina! Nina! Apo ko! Ano pong nangyari sa papa niya? Hindi ko na siya nakita pa. Hanggang sa ngayon. At ako, heto, mag-isa. Patuloy na nabubuhay kasama ang mga alaala ng aking apo. Inang, ikinaludungkot ko po ang nangyari kay Nina. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Lola, patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko sa inyo. Wala yun. Alam kong hindi mo naman ito sinasadya. Masaya pa rin naman ako. Dahil habang naririnig ko ang pagtunog ng music box na ito, naaalala kong pinakamamahal kong apo. At isa pa, hindi na rin magtatagal. Magsasama kaming muli sa kabilang buhay. Naku Lola, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Napakalakas pa po ninyo. Kung ako man po ang nasa kalagayan ng apo ninyo, sigurado ako, mas gusto niyang mabuhay kayo ng matagal. Kaya magpakatatag po kayo dahil nandyan lang po siya, nagbabantay sa inyo. Salamat sa inyong dalawa. Napakasaya ko at nakilala ko kayong dalawa ni Stacy. Basta Lola, kung kailangan niyo ng tulong, kayong mahiyang tawagan kami. Andyan lang naman kami sa malapit, oh. Ay, talaga ba? Oo naman po Lola. Pwede niyo rin po kaming ituring na bago niyong mga apo. Para naman po, hindi kayo malungkot na nag-iisa. Salamat mga apo! Wow! May instant lola na tayo! Nakakapanibago. Kahit kasi kailan, hindi pa natin naranasan magkaroon ng lola. Maaga kasi silang pumanaw eh. Ay, mukhang kailangan ko ng masanay na tawagin kayong lola. Ayos lang naman sa akin. Kahit anong gusto niyong itawag sa akin. Sige po. Lola,
Mukhang kailangan na naming umalis. Pasensya na po ulit sa abala, ha? Wala yun, Apo. Mag-iingat kayo. Kayo rin po, Lola, ha? Hanggang sa muli nating pagkikita. Ay. Oh, paano? Tara na. Sige po. Paalam po, Lola. Sa kahuli-hulihang pagkakataon na muli kong narinig ang pagtunog ng music box ay hindi na ako natakot. Bagkus na panatag ang loob ko. Ang ibig palang sabihin ng tunog na ito ay laging andyan si Nina para sa kanyang pinakamamahal na lola. Malaking aral ang iniwan nito sa aming magkapatid na ang lahat ng bagay ay kailangang bigyang halaga at respeto. Tao man o maging material na bagay, lalo na at di natin alam kung ano ang mga lihim na meron ito. Huwag rin manghusga sa katangian ng iba, lalo na kung di natin sila lubusang kilala. Ika nga nila, kung ayaw mong gawin sa iyo, ay huwag mong gawin sa iba. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Sir Jupiter. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat.